Magandang hapon po, mga kapatid. Napanood niyo po ba ang investigasyon sa Quadcom regarding sa EJK at War on Drugs ni Duterte? Nagkaharap na po sila ni Attorney Leila De Lima. Kasama ni Attorney Leila De Lima si Attorney Shell Jokno. At kasama naman ni Duterte si Panelo. Maganda pong sagutan. Pero may mapapansin kayo na hindi tama ang pagpapaimbestiga ngayon. Sapagkat, di po ba natatandaan nyo na hinarang ni Chief Escudero ang pagpapaimbestiga ni Ronald Bato de la Rosa? Di ba't si Ronald de la Rosa dapat ang magpapaimbestiga? Or ang magtatatag ng investigasyon sa War on Drugs at EJK? Subalit ito ay pinigilan ni Chief Escudero. Pero ang tanong po, bakit kanina sa kanilang live na investigasyon sa Quadcom, bakit ang pangunahing nagtatanong o nag-iimbestiga ay si Jinggoy Estrada at si Bato de la Rosa? At bakit sa halip na walang pinapanigan ang magtatanong, ay bakit ang nagtatanong ay si Estrada, si Bato, at ang tagasagot ay si Attorney Leila De Lima? Hindi po ba ito ay isang pakana bago magkaroon ng investigasyon? Tila nagkaisa sila o nag-usap-usap? At tila gusto nilang igisa si Attorney Leila De Lima sa sariling mantika sapagkat binabarabaran nila ang pagtatanong kay Attorney Leila De Lima. At dahil si Attorney Leila De Lima ay gumagamit ng pinag-aralan, gumagamit ng kanyang pagiging disenteng tao, isang tanong, isang sagot lang siya. Hindi katulad ni Duterte na isa lang ang tinatanong ay lumayo na ng lumayo ang mga kwento. Hindi po ba't ito ay isang pang pakikipaglaro lang ang kay Duterte? Hindi ba't nilalaro lang ng Duterte na to ang mga taga-Quadcom? At bakit puro kalyado ni Duterte ang nag-iimbestiga? Gaya na lamang ng pagtatanong ni Jinggoy Estrada. Tila ang pagtatanong ni Jinggoy Estrada ay pagbibigay rin ng idea. Gaya po ng tanong na, hindi ka ba nag-utos na patayin? Yan ang tanong ni Estrada. Na kahit sino ay maintindihan na mali ang kanyang tanong. Sapagkat ang tama pong tanong dapat o tamang imbestiga sa isang inimbestigahan ay, ikaw ba ay nag-utos na patayin na lamang? Dapat ganun. Hindi ka ba nag-utos na patayin? Siyempre, sasagutin niya ni Duterte ng hindi. Paninindigan niya yung salitang hindi. Kaya po, humaba ng ganun, ano? At hindi ko rin napigilan ang magkomento. No? Sasabihin pa ni Duterte, maraming namatay. Marami talagang namatay. Marami ang namatay. Bakit nauso ang tanim ebidensya kung hindi yan pakana ng nakatataas? Bakit maraming naghahabol ng hustisya kung iilan lang ang napatay? Subalit sinabi nga ni Duterte mismo na marami daw talagang namatay. At ang ipinipilit ni Duterte ay ang mga holdupper. Hindi holdupper ang binigyan ng investigasyon dito. Ang investigasyon ay para sa EJK at sa War on Drugs. At bakit ginawa niya sa Luzon ang ginawa niya sa Davao? Sinabi niya na ang Davao daw talaga ay napakagulo. At ang sabi niya pa nga, may isang ama na nag-uudyok sa kanya. No? Nagtuturo sa kanya na gano'n na ang gawin. Alam niyo, pasikot-sikot lang ang tanong ng magkakaalyado.
Nakalimutan na ba natin na yung si Jinggoy Estrada ay pinalaya ni Duterte at si Bato de la Rosa ay kaalyado rin ni Duterte. Sa pagtanaw ng utang na loob ni Estrada, hindi niya rin maiwasan na maipakitang siya ay isa ring Duterte, no? Siya ay isa ring kaalyado ng mga Duterte. Kaya po sa nangyaring investigasyon, tinanong na si Attorney Leila De Lima ng isang investigador. Tatanungin pa uli ng isa at paikot-ikutin lang ang tanong. Pero ang mga sagot ni Attorney Leila De Lima ay may talim. Subalit ito ay hindi nila inaangkin na may katotohanan. Ano po? Ganyan po ang nangyari kanina. Kung kaya tayo hindi maiwasan na magkomento. Hindi po tama na ang mag-iimbestiga sa War on Drugs ni Duterte, ang haharap sa Quadcom ay ang mga kaalyado rin niya. Hindi po tama na sina Bato de la Rosa, sina Jinggoy Estrada, ang magtatanong. Dapat yung mga tao na talagang kung concern sa mamamayan at mga biktima ng War on Drugs, dapat sila yung walang pinapanigan. Pero nakakatuwa dahil supalpal sila kay Senadora Riza Ontiveros. Ang sagot ni Duterte ay malayo sa mga tanong. Si Duterte ay pinapaikot-ikot lang, nililigoy-ligoy lang ang mga kausap. Talagang si Duterte ay may pagkawalang hiya. Talagang walang hiya. Sapagkat sa pag-imbestiga na ito, ginawa niya lang laro ang imbestigasyon. Paligoy-ligoy lang ang kanyang mga sagot. Malayo sa tanong. Kaya paano tayong maniniwala? ICC na lang talaga ang dapat mag-imbestiga kay Duterte. Ang dapat po sa ganyan na ang karapatang pantao ang ipinaglalaban, mga killings, drugs, no? Dapat po ang point to point ang investigasyon, prangkahan, diretsahan. Walang iisipin na utang na loob. Walang titingnan na magkakasama sila. Walang titingnan na magkakaalyado sila. Dapat sila ay mayroong simpatya sa taong bayan. Dapat ang pag-imbestiga ay nasa panig ng bayan, hindi nasa panig ng kalaban. Dapat po ganoon. Kasi hindi po talaga maganda ang nangyaring investigasyon. Dinudurog nilang pilit si Attorney Leila De Lima. Sa mga sagot ni Attorney Leila De Lima ay pilit pa rin nilang hinahanapan ito ng butas para maliin. Subalit, dahil sa gumagamit ng pagka-lawyer, gumagamit ng pagka-disenteng tao, simple lang mga sagot, pero may talim. Hindi katulad ng mga sagot ni Duterte, na paikot-ikot, paligoy-ligoy, walang pinupunto, kung ano-ano. Kung ano siya, ganun pa rin ang kanyang mga sagot. Hindi talaga aamin yan. Hindi niya aaminin yan. Pahihirapan lang kayo niyan. Iinsultuhin, paikot-ikutin, paligoy-ligoy lang na sagot. Wala. Hindi matinong sumagot si Duterte. Walang kwentang imbestigahan. Ang dapat mag-imbestiga kay Duterte ay ICC. Kung kayo lang ng mga senador, kawawa naman kayo. Gagaguhin lang kayo, paikot-ikutin lang kayo, pagtatawanan lang, gaya ng mga tanong ni Estrada, kung nanligaw ba talaga kay Garma, aaminin ba yan ni Duterte? Wala na sila. Break na sila. Galit na siya kay Garma. Natural. Itatanggin niya yan. Pareho silang may asawa. Itatanggin niya yan dahil galit na siya. Dahil ikinanta siya. Baka nga mauwi yan sa bastusan. Kung ipagpapatuloy niyo pa ang pagtatanong tungkol sa kanilang personal ni Garma. Ang mahalaga,
ipinagtapat na ni Garma ang lahat ng katarantaduhan ni Duterte. Doon lang, makontento kayo at manahimik na muna at hanapin nyo talaga ang tunay na pagkakasala ni Duterte regarding sa akusasyon sa kanya. Kagaya ng War on Drugs at ng EJK. Hindi man po tayo abogado, hindi man po tayo huwes, gaya ng sinasabi ni Duterte, na siya daw ay isang prosecutor, isang judge, kung kaya't alam niya raw ang batas. Huwag mo kaming paikutin, Duterte, sapagkat ang katulad mo ay hindi gumagamit ng tunay na pagka-prosecutor at hindi gumagamit ng tunay na judge at ni isang pag-uugali ng isang abogado ay hindi ka nakitaan ng tao. Huwag mo kaming paikutin sapagkat kami nakakaintindi ng tama at mali. Yan lang po mga kapatid. Marami pong salamat. Subaybayan natin itong paghaharap na ito. Duterte versus De Lima. Atin po yung subaybayan. Samahan natin sa Attorney Leila De Lima sa kanyang laban. At nawa po, ngayong eleksyon, iboto ang mga karapat-dapat at abangan ang COMELEC kung tayo baga ay muling lolokohin o ibibigay ang karapat-dapat sa mga dapat maupo sa gobyerno or sa Senado. Salamat mga kapatid. Thank you.